Nang pumasok si Ka-TH sa loob ng kagubatan, meron siyang nadaanan na isang kakaibang malaki at lumang bato. Pero noong una ay nababalutan ito ng makapal na damo kaya hindi niya ito agad na napansin. Dahil sa nakakasagabal ito sa kanyang daanan ay nilinis niya ito. At dito niya napagkalaman na meron palang isang malaking lumang bato dito. Dahil sa siya ay napagod sa paglilinis ng mga damo, naisipan muna niyang magpahinga ng saglit habang kanyang pinagmamasdan ang naturang lumang bato. At dito pumasok sa kanyang isipan na ang naturang lumang bato na ito ay meron itong kakaibang anyo. Sa mga panahong iyon ay dala naman niya ang kanyang cellphone, kaya kinuhanan niya ito ng aktwal na larawan para ipasuri ito. At narito ang aktwal na larawang kuha ni Ka-TH sa naturang lumang bato. Ating nakikita dito na meron itong mga ugat mula sa mga damong nilinis ni Ka-TH. Ngunit ang sadyang kakaiba dito ay ang ibabaw na bahagi nito. Mapapansin natin na parang isinalpak lamang ito dito sa ibabaw kung saan ay parang nagsisilbing takip. Maliban dito ay ating mapapansin ang hugis nito na isang arrowhead kung saan ay direktang nakaturo dito sa pababang direksyon. Tanging ito lamang ang larawang kuha ni Ka-TH. Higit sanang mas makakatulong kung meron pa siyang kuha sa iba't ibang anggulo nito. Ang takip sa ibabaw. Kung atin itong pagmamasdan ng mabuti, parang ang naturang malaking bato na ito ay sadyang binutas mula sa ibabaw nitong bahagi. Ngunit ang pagkakabutas nito ay sa paraang V-cut. Kaya kapansin-pansin dito ang nabuong hugis na kahawig ng letrang V o isang arrowhead na nakaturo sa pababang direksyon. At ang sunod na hakbang na kanilang ginawa ay kumuha sila ng isang bato sa paligid na siyang kanilang kinamit bilang pantakip sa ibabaw nito. Ngayon ay sadyang wala talaga akong nakikitang palatandaan na siyang higit na makakapagkumpirma na ito ay isang lehitimong marka. Maaring nagkataon lamang talaga ang kakaibang anyo ng naturang bato na ito. Kaya para makumpirma ito ay kailangan talaga nating magsagawa ng mga pagsubok. Dalawa lamang ang maari nating pwedeng subukan dito. Una ay ating tanggalin ang ibabaw nito kung saan ay ang nagsisilbing takip nito. At kung nagawa natin itong tanggalin, ating masisilayan ang nakabaong deposito. Ang pangalawa ay hukayin mismo natin dito sa ilalim ng naturang bato na ito. Ang masasabi ko kay Ka-TH. Higit na makakatulong kung meron kang ibang makakalap na marka sa paligid nito na siyang maaring makapagkumpirma na ang deposito ay nakatago sa naturang lokasyon na ito. Kung wala, pero nais mo pa rin i-operate ito, maaari mong subukan ang aking mga binanggit kanina. Base sa aking sariling pananaw, ay mukhang parang madaling basagin ang ibabaw na bahagi nito gamit lamang ang baso. At masasabi ko na magagawa mo ito kahit nag-iisa ka lamang o isa kang solo treasure hunter. Kung meron kang nadatnang mahalagang bagay na nakabaon dito, ang aking estimasyon sa posibleng laman nito ay isang small treasure deposit. Maliban na lamang kung ang laman nito ay mga diamante o mamahaling uri ng mga bato. Kung huhukayin mo naman sa ilalim nito, limitahan mo lamang ito ng hanggang 5 talampakan. Sa lalim na ito ay kailangan na meron kang madatnang nakabaong marka. At kung sakaling meron, masasabi ko na kakailanganin mo ng makakasama para ituloy ang paghuhukay. Sapagkat maaaring malalim ang kailangan ninyong hukayin
bago ninyo marating ang deposito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.